ito, umpisa na naman ng panibagong yugto ng ating pag-aaral. Ang yugtong ito ay hango sa kurikulum na pinamagatang The Promised Savior, na kung saan naglalaman ang kwento ni Jesus. Ang mga aral o salaysay ay hango sa mga ebanghelyo ayon kina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. At nakasulat ayon sa pagkasunod-sunod ng pangyayari. At sa kapong ito, matutunghayan natin at pag-aaralan ang mga sumusunod. Una, story or kwento. Ang kwento tungkol sa isang mensahe mula sa langit, kung saan nagpakita ang isang anghel kay Zacarias. At ito ay matatagpuan sa Lucas 1:5-24. Pangalawa, Bible Truths o mga katotohanan sa Biblia. Nais ng Diyos na paniwalaan natin ang kanyang mensahe. Pangatlo, application o aplikasyon. Maniwala sa mga pangako ng Diyos sa Biblia. At panghuli, memory verse na ating kakabisaduhin. Ito ay manggagaling sa Hebreo 11:6. Paalam! For God so loved the world, God so loved the world. At tayo naman ngayon ay aawit para sa Panginoon. Alam niyo ba mga bata? Sa panahon natin ngayon, maraming mga bagay ang hindi natin inaasahang mangyari. At ito ay pagminsan nagbibigay sa atin ng pag-alala at pagkabansa. Mahalaga na bukod sa ating mga mahal sa buhay, alam natin kung sino ang dapat nating sandigan at pagkatiwalaan. Iyon ay si Jesus lamang. Kaya kantahin natin ang si Jesus ang sandigan. Sabayan niyo kami ni Ate Mel sa pagkanta at pag-action mga bata. Isang sandigan, ready, sing! Si Jesus ang sandigan, di magigiba. Si Jesus ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, di magigiba. Si Jesus ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. God so loved the world, God so loved the world. Magandang hapon sa inyo mga bata. Bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo muna ay mananalangin. Iupo natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami po ay muling makapag-aral ng inyong pong salita. Una po sa lahat, kami po muna ay humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po na inyong pong banal na dugo ang aming mga puso't isipan at patawarin po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Dalangin ko po, Panginoon, sa aming paikinig na inyong pong salita. Tangis salita nyo lamang po ang aming mapakinggan at maisa puso at maisa isip mo namin ito at may-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga teacher na magtuturo po sa hapong ito na patuloy nyo po silang gamitin sa inyo pong gawain. Salamat po sa araw na ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Simulan na natin ang kwento sa hapong ito mga bata at buksan natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 1 verses 5 up to verse 24. Nang mga panahong iyon, may isang saserdote na ang pangalan ay Zacarias. Nakatira siya sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Siya at ang asawa niyang si Elizabeth ay kabilang sa lahi ni Aaron. Pareho silang nagsisikap na mamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos at tapat na sumusunod sa lahat ng kanyang utos. Pero wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na sila. Isang araw, habang ginagawa ni Zacarias ang kanyang mga tungkulin bilang saserdote sa Jerusalem, nabunot ang kanyang pangalan para mag-alay ng insenso sa altar sa loob ng dakong banal na templo.
Pumasok si Zacarias sa dakong banal para gawin ito, habang nananalangin ang mga tao sa labas. Sa loob, isang anghel ang nagpakita sa kanya. Nakatayo ito sa bandang kanan ng altar ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot. Sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki. Tatawagin mo siyang Juan. Magsasaya ka kapag ipinanganak na siya at matutuwa rin ang marami. Si Juan ay magiging dakila sa mata ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Mapupuspos siya ng banal na espiritu habang nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. At papanumbalikin niya sa Panginoong Diyos ang marami sa Israel. Mauuna siya sa Panginoon at ihahanda ang mga tao para sa kanyang pagdating." Tanong ni Zacarias, "Paano po ako makasisigurong mangyayari nga ito? Matanda na ako at matanda na rin ang asawa ko." "Ako si Gabriel," sagot ng anghel. "Nakakalapit ako sa presensya ng kabanal-banalang Diyos. Isinugo niya ako para dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Pero hindi ka naniwala sa mensahe ko. Dahil diyan, hindi ka makakapagsalita hanggang sa magkatotoo ang ipinangako ko sa iyo." Samantala, nagtaka ang mga tao kung bakit nagtagal si Zacarias sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita. Sumenyas na lang siya sa kanila at natanto nilang nakakita siya ng pangitain. Nang matapos ang panahon ng paglilingkod ni Zacarias sa templo, umuwi na siya. At pagkalipas ng mga araw, nagdalang tao nga ang asawa niyang si Elizabeth kagaya ng sinabi ng anghel. Para sa ating pagtalakay, meron tayong ilang mga katanungan. Una, ano ang magandang balita ng Diyos para kay Zacarias? Tama, silang mag-asawa ay magkakaroon ng anak na lalaki. Pangalawa, ano ang gagawin ng kanilang anak paglaki nito? Tama, papanumbalikin niya sa Diyos ang marami sa Israel. Ihahanda niya sila para sa pagdating ng Panginoon. Pangatlo, bakit hindi makapaniwala si Zacarias sa mensahe ng anghel? Dahil baog ang kanyang asawa at masyado na silang matanda para magkaanak. Pang-apat, paano dinisiplina ng Diyos si Zacarias sa kawalan niya ng pananampalataya? Tama, niloob niyang hindi makapagsalita si Zacarias hanggang isilang ang anak nito. At panglima, ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos? Dinirinig niya ang dalangin ng mga sumusunod. Nagbibigay siya ng magandang balita, humihiram siya ng mga tao bago pa man sila mabuo sa sinapupunan para sa mga dakilang bagay. Nais niya ang paniwalaan natin ang kanyang mensahe. For God so loved the world, God so loved the world. Maraming sinasabing mabuti sa atin ng Diyos sa kanyang salita, ang Biblia. Pero minsan, dahil sa ating kalagayan, maaaring mahirapan tayong maniwala sa sinasabi niya, katulad ng nangyari kay Zacarias. Halimbawa, sinasabi sa atin ng Biblia sa Roma chapter 8 verse 28 na, "At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid, bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa." Nakaranas na ba kayo ng sitwasyon kung saan nahirapan kayong maniwalang gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ninyo? Isa pang halimbawa ang sinasabi sa Mateo chapter 21 verse 22. At sinasabi dito, "At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin." Sa palagay ba ninyo, maaari nating pagkatiwalaan ng Diyos na tutuparin ang kanyang mga pangako kahit na mukhang malabo o imposible? For God so loved.
Memory verse araw na ito ay matatagpuan sa Hebreo Kapitulo 11:6. At sinasabi dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya may Diyos at Siya ang tagapagbigay-ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sabay-sabay natin basahin na malakas ang ating verse. Handa, basa! Hebreo Kapitulo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay-ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mga bata, tandaan na kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, tayo dapat ay may pananampalataya na ang ating mga panalangin ay diringgin ng Panginoon sapagkat ito din ay nakalulugod sa Diyos. Ngayon naman, isa pang malakas na pagbasa mga bata. Hebreo Kapitulo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya may Diyos at Siya ang tagapagbigay-ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Magaling mga bata! For God so loved the world, God so loved the world. Mga bata, tayo naman ngayon ay maganda sa ating pagkakaloob. Bago tayo magkaloob, alalahanin natin ang sinabi sa 2 Korinto 9:1-8. The top what? Sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. Ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasyan ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ngayon, ilagay natin ang ating mga kaloob sa offering box na may kagalakan sa ating mga puso. Tayo naman ngayon ay umuko at umikit para pasalamatan ang ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay muli sa inyo. Dalangin po namin na ang aming pong pinagkaloob ay magamit po sa inyong gawain. Maraming pong salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. For God so loved the world, God so loved the world. Mga bata, sabihin sa Diyos ang inyong naranasan. Aminin, nahihirapan kayong isipin kung paano niya matutupad ang kanyang mga pangako. Hilingin sa kanya na tulungan kayong magtiwala sa salita niya kahit na hindi ninyo makita ang kanyang ginagawa. Ngayon naman, tayo ay magwakas sa panalangin. Higit ninyo ang inyong mga mata at iyong ulo at tayo manalangin sa Panginoon. Dakila namin Diyos, ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat po muli, Panginoon, sa katapos pong online Sunday school ng mga bata. Patuloy, Panginoon, na ang mga lesson na kanila pong napanood at napag-aralan ay tumimo sa kanilang puso kung paano kami magtiwala sa inyo kahit hindi namin nakikita kung ano po ang inyong ginagawa sa aming buhay. Patuloy kami manangan sa inyong mga salita at natutunan ng mga bata na pagtiwalaan kayo. Higit kanino pa man. Lord, salamat po sa inyong pong patuloy na pag-iingat. Salamat po sa lakas at talino pinagkakaloob sa mga teacher. Patuloy niyo pong pagpalain ang inyong pong mga anak, ang mga teacher, ganyan din po ang buong-buo nito. At ganyan din po ang mga bata, patuloy niyo po silang gabayan sa kanilang paglaki. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway pagpalain at ingatan kayo ng ating Panginoon sa linggong ito. Hanggang sa susunod na linggo, mga bata, paalam!